nagwawala na dito ang mga Filipino fans. Alley-oop play and bringing the house down, Kobe Paras with a throwdown. Sabihin ko sana, parang sa American football, pag against them yung infraction, pwedeng i-wave off. Pero ganun din eh, inulit lang eh, no? Kobe Paras with a bicycle move in mid-air. Hindi po ang payata. Hindi naman. Sa hapon, iyayakap si Kobe. There's a steal by Kobe. Kobe's gonna finish. Bang! That was the exclamation point here for Niigata. Kobe Paras. Kumusta na nga ba si Kobe? Matapos ang tila ay malamyang karera sa Niigata Albirex BB sa nakaraang 2021 to 2022 season ng Japan B-League, ano na nga ba ang susunod na karera ng 24 years old na anak ni Benji Paras, ang PBA's one and only Rookie of the Year at MVP? Alam naman natin na hindi ni-renew ang kontrata ni Kobe sa Niigata matapos bumagsak ang kanyang team sa standings sa 7 panalo lamang at 45 na talo o 7 of 45 na isa na yata sa pinakamasaklap na record ng Albirex mula nang sumali sa Pro League na Liga ng mga Hapon. Napakataas ng expectations ng coaching staff at management kay Kobe nang papirmahin ito ng kontrata noong September 5, 2021 para sa kanilang 2021 to 2022 season dahil sa dala nitong hype at sa 16.1 points, 5.1 rebound, 1.8 assists, 1.1 steals and 2.5 block shots na average sa katatapos lamang noon na UAAP season 82, kung saan ay napasama din siya sa UAAP medical team. Sa una, tila di naman binigo ni Paras ang Niigata matapos itong magtala ng career high na 25 points, 4 assists at 2 steals sa kanyang debut game kontra Kyoto Hanaris. Bagamat bigo sila sa close game na nagtapos ng 85-81. Matapos noon, taas baba ang performance ni Kobe sa buong season matapos mag-average lamang ng 8.2 points, 2.1 rebounds, 1.2 assists, 0.65 steals, 0.42 blocks sa average na 21 minutes kada laro. Sa kanyang stats sa Niigata, masasabing decente naman ang naging overall performance ni Kobe para sa isang rookie Asian import. Sa kanyang 49 games, Paras 153 out of 437 o 35% field goal shooting at 61 out of 173 o 35.3% 3-point shooting. At sa rebounding, siya ay nagtala ng overall 104 rebounds at 29 doon offensive at 75 defensive rebounds. Meron siyang 32 steals in 49 games o average na 0.45 steals, kaya lumalabas na masipag naman siya as a role player. Sa buong season, nagtapos si Kobe bilang 103rd overall sa players rankings sa kanyang 404 total points sa score na 190 efficiency na pinakamababa sa lahat ng Pinoy import sa Division 1 ng Japan B-League o halos kalahati lamang sa 863 na efficiency ni Kiefer Abena na nasa pang 32 sa player standings sa buong liga na malayong malayo sa 1,782 efficiency ng number 1 at league leader na si Sean Long na import ng Levanga, Hokkaido. Pero ang kapansin-pansin, si Kobe ay nakapagtala lamang ng 61 turnovers, mababa di hamak sa 132 turnovers ni Kiefer Abena at 95 TO ni 30, 71 turnovers ni Dwight Ramos. At mas mababa din sa nadihamak sa 101 turnovers ni Yuki Togashi
na pang 53 sa player standings at sa 90 turnovers naman din ni Yudai Baba sa kanyang huling 2018-29 B-League season bilang shooting guard ng Tokyo Alvar. Si Yudai Baba ang isa sa pinakasikat ngayon sa Japan dahil sa isa itong haligi ng Japan National Team at nakapaglaro na rin ito sa NBA G League at NBL matapos maging undrafted sa 2017 NBA Draft, habang si Togashi ay 2019 B-League MVP at 2014-2017 All-Star MVP. Dahil sa mababang player efficiency ni Kobe, kaya malamang ito ang naging dahilan sa pagsipa sa kanya ng management ng Niigata. Fast forward, June 23, 2022, in-announce ng Japan B-League Division 2 na Altiri Chiba sa kanilang website na kinuha nila si Kobe Paras para sa kanilang kampanya sa paparating na 2022-2023 season. Ang Altiri Chiba ay dating nasa Division 3 ng Japan B-League, nakakapromote lamang bilang Division 2 team matapos talunin ang Kanazawa Samurais at tanghaling kampeon ng Division 3. Tulad ng Niigata Albirex BB, mataas din ang expectations ng Altiri Chiba sa high-flying wingman bilang paghahanda ng team sa darating na season at upang patunayan na kaya nilang mamayagpag sa Division 2 ng liga. He is a player of exceptional physical ability and has extensive experience playing in the B1 level. We are excited to see Altiri Chiba basketball evolve with his talent on this team. Ayon pa kay Yoshihide Arai, director at CEO ng Altiri Chiba. At bilang patunay na seryoso ang koponan sa kanilang kampanya, kinuha nito ang dating Boomers Australian National Team at NBL coach ng New Zealand Breakers na si Andrej Lemanis para sa kanilang 2022-2023 season. Taglay ni Lemanis sa kanyang portfolio ang makulay na coaching career sa Australia. Kabilang dito ang pagdala niya sa Australia sa number 3 spot sa FIBA World Ranking matapos ang 2019 FIBA World Cup mula sa number 11 na huling ranking nito taong 2013. Bukod pa dito, si Lemanis din lang ang kaisa-isang Australian coach sa history ng Australian basketball na kunsan ay tinalo lang naman nila sa isang tune-up game ang Team USA na minandohan naman noon ni Coach Greg Popovich. Tinalo ng Boomers ang Kemba Walker, Harrison Barnes at Donovan Mitchell powered na Team USA sa score na 98-94 na ginanap sa Marvel Stadium ng Melbourne noong August 25, 2019. Samantalang pinangunahan naman nila Andrew Bogut, Aaron Baines, Joe Ingles at Patty Mills ang Boomers nang talunin ang Team USA sa kauna-unang pagkakataon bilang paghahanda sa 2019 FIBA World Cup sa harap ng 52,000 na kanilang mga kababayang Australiano. Matindi ang ambisyon ng Altiri Chiba na itinatag lamang 2 years ago na nagsimula ang Bilik Division 3 team at ngayon ay naghahanda na dominahin na din ang Division 2 upang puntiryahin ang ultimate goal nito, ang Division 1 ng Pro League ng Japan. Sa dekalidad na Australian coach, di malayong matupad ito. At tiyak na makikinabang ng gusto hindi lamang ang Altiri Chiba kundi maging si Kobe Paras. Kung tutuusin, si Kobe ang pinakamaswerte sa lahat ng Bilik Boys sa ngayon miski bumagsak pa ito sa Division 2 dahil sa pagkakataong mahawakan ito ng isang world-class mentor, ang kaisa-isang coach sa history ng Australian basketball na siyang nagpataob lang naman sa powerhouse na Team USA na numero 1 sa mundo miski pa isang tune-up game lamang. And who knows, pag magpakita ng gusto itong si Kobe, this time ay maaari siyang dalhin ni Coach Lemanis sa NBL balang araw.
Alam naman natin na isang elite player itong si Kobe Paras. Kailangan lamang nito marahil ng isang elite din na coach upang mailabas ng gusto ang kanyang full potential. Malay natin, ito na ang kapalarang iikot para sa isang Kobe Paras. Isang blessing in disguise na magiging daan sa ultimate dream niya bilang isang basketball player. Ang daan papuntang NBA. Alam naman natin na ang NBL ngayon ang isa sa mga sikat na nagiging pathway ng mga nais pumasok ng NBA. Thank you for watching. This has been your host Alex saying bye-bye and God bless. This we have to see again. Kobe, one right-handed hammer. You gotta be kidding me. Can't even wrap your head around that play. McDonald's instant replay. And you know what, Christian? That's also his frustration.